This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ika-26 at 6 ng Agosto hanggang ika-1 ng Setyembre. Ang bato ng ating manunubos. Alma chapter 53 hanggang chapter 63. Ang aklat ni Hilaman ay naglalarawan ng mga panahon ng matinding pagsubok at hamon para sa mga Nifita at Lamanita na kinapapalooban ng mga intriga sa politika, kawalan ng pananampalataya at mga suliranin na bunga ng kasamaan. Ang aklat ni Hilaman ay naglalarawan ng mga panahon ng matinding pagsubok at hamon para sa mga Nifita at Lamanita. Ang kinapapalooban ng mga intriga sa politika, kawalan ng pananampalataya at mga suliranin na bunga ng kasamaan. Subalit, sa gitna ng mga trahedyang ito, natagpuan natin ang mga halimbawang tulad ni Nanifay at Lehi na sa kabila ng kaguluhan at kahirapan ay nagtagumpay na manatiling tapat at lumago sa espiritual na aspeto. Ang kanilang lihim, sinandigan nila ang kanilang buhay sa bato na ating manunubos na si Jesucristo, na ayon sa Hilaman chapter 5 verse 12 ay isang matatag na pundasyon na hindi matitinag. Ang aral na ito ay mahalaga at kapakipakinabang din sa ating panahon, sa isang mundo na puno ng kawalan ng katiyakan, mga kaguluhan at moral na pagkalito. Madalas tayong makaranas ng mga malakas na bagyo na pinalalakas ng mga puwersa ng kasamaan. Ngunit tulad ng ginawa ng mga tapat sa panahon ni Hilaman, maaari rin nating labanan ang mga pagsubok na ito sa pamamagitan ng pananatiling matatag sa ating pananampalataya at patuloy na umaasa sa ating tagapagligtas. Ang paglalagay ng ating buhay sa matibay na pundasyon ni Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng kakayahang harapin ang mga hamon ng may pananampalataya, pag-asa at kumpiyansa na hindi tayo babagsak. Sa pagsandig sa Diyos, natututo tayong maging matatag sa harap ng pagsubok at lumago sa espiritual sa kabila ng mga paghihirap. Katulad ng mga Nifita na nagtiwala sa kanilang manunubos, tayo rin ay iniimbitahan na manalig kay Kristo sa ating sariling buhay upang mapapanatili ang ating katatagan at makamit ang tunay na pag-unlad sa espiritual kahit na anong bagyo ang dumating. Ang kapalaluan ay naglalayo sa akin mula sa Espiritu at sa lakas ng Panginoon. Ang aklat ni Hilaman ay malinaw na naglalarawan ng isang paulit-ulit na siklo ng pag-uugali ng mga Nifita na karaniwang tinatawag na siklo ng kapalaluan. Kapag ang mga Nifita ay nananatiling mabuti at mapagkumbaba, pinagpapala sila ng Diyos at umuunlad. Subalit, sa oras na sila'y naging palalo at nagsimulang magpatuloy sa kasamaan, humahantong ito sa kanilang pagkawasak at pagdurusa. Dahil dito, muli silang nagpapakumbaba at nagsisisi. At muli silang pinagpapala ng Diyos. Ang pattern na ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa buong aklat ni Hilaman. Nagpapakita kung gaano kadali tayong maligaw ng landas kapag tayo'y nahuhulog
sa kapalaluan. Ang siklo ng kapalaluan ay hindi limitado sa mga sinaunang nipita. Ito ay isang katotohanan na makikita rin sa ating sariling panahon. Kapag tayo ay tumanggap ng mga pagpapala at kasaganaan, maaaring maging tukso na maging palalo at kalimutan ang Diyos. Iniisip na ang ating mga tagumpay ay dahil lamang sa ating sariling kakayahan. Gayunpaman, tulad ng ipinakita sa mga nipita, ang ganitong uri ng pag-iisip ay naglalayo sa atin mula sa Espiritu ng Diyos at umahantong sa ating sariling pagkawasak at pagdurusa. Sa kabilang banda, kapag tayo ay mapagpakumbaba, nananatili sa ating pananampalataya at nagsisisi sa ating mga pagkakamali, binubuksan natin ang ating mga puso sa mga pagpapala at proteksyon ng Panginoon. Sa mga kabanata ng Hilaman, natutunan natin na ang pagiging mapagkumbaba at may pananampalataya kay Kristo ay mga susi sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Halimbawa, pinayuhan ni Hilaman ang kanyang mga anak na tandaan na si Kristo ang kanilang manunubos at magtayo ng kanilang buhay sa kanyang matibay na pundasyon upang hindi sila matitinag sa anumang bagyo ng buhay. Sa parihong paraan, kung pipiliin nating maging mapagkumbaba, tandaan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa at sundin ang kanyang mga utos, maiiwasan natin ang mga mapanirang siklo ng kapalaluan at masisiyahan sa mga pagpapala ng kalangitan sa ating buhay. Sa pagsasaalang-alang sa mga aral na ito, tayo ay pinaalalahanan na patuloy na maging mapagkumbaba at palaging umaasa sa Panginoon, hindi sa ating sariling lakas o tagumpay. Sa paggawa nito, mapapanatili natin ang kapayapaan at kasaganaan sa ating mga buhay at matutulungan ang iba na gawin din ang pareho. Ang pananampalataya kay Kristo ay nag-aatid ng puspos na kagalakan sa aking kaluluwa. Ang mga miyembro ng simbahan ay nakatanggap ng maraming pagpapala dahil sa kanilang debosyon at pananatiling tapat sa mga aral ni Kristo. Ang kanilang pananampalataya ay nagpapatibay sa kanila sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay na nagpapakita na kapag tayo ay nananatiling tapat at umaasa sa Diyos, tayo ay bibigyan ng lakas at kagalakan na hindi matitinag ng anumang pangyayari. Gayunpaman, sa talata 33 hanggang 35, makita natin ang isang pagkakaiba sa mga miyembro ng simbahan. Ang ilan ay nagpatuloy sa kanilang kabutihan at paglilingkod, habang ang iba naman ay nahulog sa kapalaluan at pagmamataas. Ang kapalaluan ay humantong sa kanilang pagbagsak at paglayo sa Espiritu ng Diyos mula sa kanilang halimbawa. Natutunan natin na ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pananatili sa landas ng kabutihan at pagiging mapagkumbaba. Kapag tayo ay naging palalo at nakalimutan ang ating Panginoon, nawawala ang ating espiritual na kagalakan at tayo ay madaling nahuhulog sa tukso at kasamaan. Ang mga aral na ito ay napapanahon sa ating panahon, sa mundong puno ng mga pagsubok at kaguluhan.
maaari tayong makahanap ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pananatili sa Kanyang Ebanghelyo. Ang mga talata sa Hinaman, chapter 3, verses 27 hanggang 30, ay nagpapakita na ang Panginoon ay laging nariyan upang tanggapin ang lahat ng lumalapit sa Kanya nang may kababaang loob at pananampalataya. At sa gayon, makikita natin na ang landas patungo sa tunay na kagalakan at pagpapala ay natatagpuan sa pagsunod kay Kristo. Sa pagiging mapagkumbaba at sa patuloy na paghahanap ng Kanyang kalooban sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, tayo ay nagiging matatag sa gitna ng mga bagyo ng buhay at matatamasa natin ang mga pagpapalang espiritual na inahanda ng Diyos para sa atin. Sa Hinaman chapter 5 verses 6 hanggang 7, maaari kong igalang ang pangalan ng tagapagligtas. Ipinapaalala ni Hinaman sa kanyang mga anak na si Nephi at Lehi ang kalagahan ng kanilang mga pangalan na ibinigay sa kanila bilang paalaala ng katapatan at kabutihan ng kanilang mga ninuno. Sa pamamagitan ng pangalan, natatandaan nila kung sino sila at kung ano ang inaasahan mula sa kanila. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan natin ang kahalagahan ng ating sariling mga pangalan at apelyido. Ano ang ibig sabihin ng mga pangalan natin para sa atin? Paano natin maipapakita ang respeto at karangalan sa mga pangalan na ito? Higit pa sa ating mga pagkaraniwang pangalan, mahalaga rin pagnilaya natin kung ano ang ibig sabihin ng taglayin ang pangalan ng tagapagligtas, tulad ng nakasaad sa mga tipan na ating ginawa sa Kanya, gaya ng binanggit sa Moroni chapter 4 verse 3. Kapag tinaglay natin ang pangalan ni Kristo, inaasahan na tayo ay kumikilos na katulad niya na nagiging huwaran ng kanyang mga katangian tulad ng pagmamahal, kabutihan at pagiging matapat sa ating panahon. Kung saan madalas na nasisira ang reputasyon at integridad ng tao dahil sa mga maling gawain, may napakahalagang aral tayong makukuha rito. Ang pananatili sa kabutihan at paggalang sa pangalan ng tagapagligtas ay nagpapakita ng ating dedikasyon at debosyon sa Kanya. Sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat aksyon, maipapakita natin ang ating pagmamahal at respeto sa Kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Kanyang mga turo at paggawa ng mabuti. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin pinaparangalan ang ating sariling mga pangalan, kundi lalo pang pinaparangalan ang pangalan ng ating tagapagligtas. Ang konsepto ng pagtatayo ng ating saligan sa bato na ating manunubos ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng matibay na pananampalataya kay Hesukristo. Ang pagtayo sa ating matibay na pundasyon ay nangangahulugang pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang mga turo sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng pagsubok at bagyo sa ating buhay.
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Nakakahanap tayo ng kaligtasan at proteksyon mula sa mga unos ng buhay na maaring makasira sa ating espiritual na kalusugan at kasiyahan. Ang mga halimbawa ni Nanifay at Lehi sa mga talatang ito ay nagpapakita kung paano sila pinagpala dahil sa kanilang malalim na pananampalataya sa manunubos. Sa gitna ng mga panganib at tukso, sila ay nakatagpo ng kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala kay Kristo. Kaya ng mga lamanitang nakatanggap ng dami ng katibayan ng kapangyarihan ng Diyos, tayo rin ay nakakatanggap ng mga espiritual na patnubay sa ating buhay. Mga sagot sa panalangin, mga bulong ng Espiritu at mga karanasan ng kaligtasan na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sa ating panahon, madalas tayong nahaharap sa mga espiritual na unos, mga pagsubok, temptasyon at mga hamon na maaaring magpabagsak sa atin kung hindi tayo nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Ang aral mula sa Hilaman chapter 5 ay isang paalaala na ang pagtatayo sa ating buhay kay Kristo ang magbibigay sa atin ng lakas at kakayahan na manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita, pagsasabuhay ng kanyang mga turo, at paghingi ng kanyang tulong, maaari nating masiguro na hindi tayo basta-basta magigiba sa kabila ng malakas na hangin at unos ng buhay. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay magiging isang patotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya kay Kristo na siyang ating matibay na batong saligan. Nais ng Ama sa langit na magpakumbaba ako. Magkikita natin ang paulit-ulit na siklo ng kapalaluan at pagsisisi ng mga Nefita. Kapag sila ay pinagpapala at umuunlad, madalas silang nagiging palalo, nalilimutan ang Diyos, at gumagawa ng mga desisyon na humahantong sa kanilang pagkawasa, ngunit sa kanilang mga paghihirap at pagsubok, nagsisimula silang magpakumbaba, magsisi, at muling bumalik sa Diyos. Na siyang nagbabalik ng kanyang mga biyaya sa kanila, ang siklo ng kapalaluan na ito ay nagpapakita ng panganib ng pagiging palalo kapag tayo ay pinagpapala. At kung gaano kahalaga ang manatiling mapagkumbaba upang patuloy na makatanggap ng gabay at proteksyon mula sa Ama sa Langit. Sa ating panahon, maaaring hindi tayo malayo sa ganitong siklo kapag tayo ay nagiging matagumpay o nagtatamo ng mga biyaya. May tendensya tayong magtiwala sa sarili nating kakayahan at makalimutan ang Diyos. Ngunit, tulad ng mga Nefita, kapag dumarating ang mga pagsubok at kahirapan, kadalasan tayong napapalapit muli sa Diyos, nagsisisi at hinahanap ang kanyang gabay. Ang aral na ito ay ang pagpili ng pagpakumbaba ay isang patuloy na proseso. Dapat nating kilalanin na lahat ng ating tagumpay at pagpapala ay nagmumula sa Diyos
at manatiling mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin maiiwasan ang paulit-ulit na siklo ng kapalaluan, kundi masisiguro din natin ang patuloy na patnubay at pagpapala ng Ama sa langit sa ating buhay. Ang pagpakumbaba ay isang mahalagang katangian na nagtutulot ng maraming kabutihan sa ating buhay. Ang pagpakumbaba ay isang mahalagang aspeto ng ating espiritual na buhay. Sa pagiging mapagpakumbaba, kinikilala natin ang ating pangangailangan sa Diyos at sa Kanyang tulong. Sa ganitong paraan, tayo ay mas mapalapit sa Kanya at nagiging mas bukas sa Kanyang gabay at mga pagpapala. Ang mga taong mapagkumbaba ay karaniwang may mabuting relasyon sa ibang tao. Sila ay bukas sa pananaw ng iba, marunong makinig, at nagpapakita ng kabaitan. Ang pagpakumbaba ay nagpapalago ng malasakit, pasensya, at pangunawa na siya nagpapalakas sa ating mga ugnayan at pakikipagkapwa tao. Ang pagpakumbaba ay nagpapadali sa ating pagtanggap ng mga bagong kaalaman at pagkatuto. Kapag tayo ay mapagkumbaba, kinikilala natin na hindi natin alam ang lahat at handa tayong matuto mula sa mga karanasan at sa iba pang tao. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa personal na pag-unlad at paglago. Ang pagpakumbaba ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang mga taong mapagkumbaba ay hindi masyadong nag-aalala sa pagkukumpara sa iba o sa kanilang sariling kasikatan. Sa halip, sila ay kontento at nagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap nila na nagbibigay ng kapayapaan ng isip at puso. Sa banal na kasulatan, madalas nating makikita na ang kapalaluan ay nagdudulot ng kapahamakan, samantalang ang pagpakumbaba ay nagiging daan tungo sa kaligtasan at mga pagpapala. Ang pagiging mapakumbaba ay nagiging gabay para sa atin upang umiwas sa mga desisyong maaring magdulot ng pinsala o pagkawasak. Ang pagpakumbaba ay nagpapalakas ng ating pananampalataya sa pagkilala sa ating kahinaan at pangangailangan sa Diyos. Nagiging mas malakas ang ating tiwala sa Kanya at sa Kanyang plano. Ito ay nagbibigay sa atin ng tapang at determinasyon na harapin ang mga hamon sa buhay na may positibong pananaw at paniniwala sa Kanyang kakayahan na gabayan tayo. Ang kapalaluan ay mapanganib sapagkat ito ay nagdudulot ng pagkakahiwalay sa Diyos at sa ating kapwa. Sa ating panahon, marami ang nabibihani sa tagumpay, kasikatan at material na bagay na nagiging sanhi upang ang ilan ay magmataas at isantabi ang mga prinsipyo ng pagpakumbaba at pagkakaisa. Ang pride o kapalaluan ay nagbubunga ng pagmamataas at pakiramdam ng pagiging mas mataas kaysa sa iba. Dahil dito, nawawala ang ating kakayahang tanggapin ang ating mga pagkakamali, magpatawad at humingi ng tawad. Sa modernong mundo, ang pride ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo tulad ng pagyayabang sa social media, pagkukumpara ng sarili sa iba at pagnanais na laging mapansin o mauna. Ang mga bagay na ito
ay nagiging dahilan upang mawalan tayo ng kapayapaan, maging hindi kontento at mawala ng tunay na kaligayahan. Ang pride ay isang malaking balakid din sa personal na paglago dahil pinipigilan tayo nitong matuto mula sa ating mga karanasan at mula sa ibang tao upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng pride. Mahalagang magpakumbaba at kilalanin ang ating mga kahinaan at ang ating pangangailangan sa Diyos at sa tulong ng iba. Ang pagpakumbaba ay nagbubukas sa ating mga puso sa mga pagpapala ng Diyos at tumutulong sa atin na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya. Sa huli, ang pagtanggap sa ating kahinaan at ang pagiging handang matuto ay nagbibigay daan upang tayo ay lumago at maging mas mabuting tao. Ang mga aral na ito ay nagaanyaya sa atin na palaging manalangin, magpakumbaba at hanapin ang tunay na kasiyahan sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa-tao. My dear brothers and sisters, mahal na mahal po tayo ng Diyos magpakailanman. At ito po ay aking iniiwan sa pangalan ng Kanyang Anak na si Jesu Kristo. Amen.